Bakit ang sabi nila kapag Snapdragon, pang gaming? Meron din nagsasabi na kapag MediaTek, pang gaming din daw. Another question, bakit si Samsung at iPhone may sariling processor? At yung ibang brand, pare-pareho ang ginagamit nilang processor, MediaTek at Snapdragon. Bakit? Hindi ko din alam eh. Punta ko sa comment section, baka alam nila. Yun lang, peace out. Ang Qualcomm ay pagmamayari ni Erwin Jacobs. Ang Qualcomm ay isang American multinational corporation at ang headquarter nila ay sa San Diego, California, and incorporated in Delaware. Gusto ko lang sabihin na hindi pagmamayari ang Qualcomm ng anumang electronic company. Ibig sabihin sila Oppo, Vivo, Realme, Xiaomi at other brand ay bumibili ng parts or ng chipset kay Qualcomm. Same din kay MediaTek. Bumibili lang sila ng chipset. Ang kaibahan lang ng Qualcomm at MediaTek, mas established na si Qualcomm sa gintong industry. Kaya kapag need ng mga electronic company na mas murang chipset, kay MediaTek sila bumibili. At oo nga pala, ang MediaTek ay isang Taiwan-based company. Wala lang. Nasabi ko lang. Share ko lang. Walang connect. Ang gusto ko lang sabihin na naging branding na, na kapag gaming phone, hanap mo, kapag nakita mong naka-Qualcomm, eh good for gaming na agad. At kapag MediaTek, eh hindi. Good for social media lang. Pero wait, hindi mo din naman pwedeng ikumpara ang ganda ng processor kung magbe-base ka lang sa branding nitong dalawa. Kasi ang mga processor ay may mga model din. Kaya di mo pwedeng sabihin na mas maganda ang Qualcomm Snapdragon agad-agad. For example, di mo pwedeng ikumpara ang Snapdragon 680 versus MediaTek Dimensity 1300. Dahil lalangawin lang si Snapdragon 680 kay Dimensity 1300. Ang gusto ko lang sabihin na pwede mong gamitin panlakad ang pantalon. Okay. Next joke. Question, bakit nagpo-produce si Samsung at Apple ng sarili nilang processor at hindi sila bumibili sa Qualcomm at MediaTek? Ang sagot ko, hindi ko din alam eh. Punta ko sa comment section, baka alam nila yan. Okay, sagutin ko na lang itong tanong na ito na parang chismes. Kasi di naman siya ganun ka-importanting tanong. Mas importanting tanong pa nga kung pwede ka bang kumain ng dinner sa lunchbox mo. Sana di ko na lang binitawan yung joke na yun. Siguro dahil mas mayamang company si Apple at Samsung, kaya na lang gumawa ng sariling chipset. At di sila bumibili ng basurang Snapdragon na pinagmamayabang mo sa akin na yung ganitong brand na ka-Snapdragon kineme sa ganitong presyo lang, very affordable, hindi kagaya ng kagaya niyan na overpriced. Ulol, ano maganda sa Snapdragon, ha? Kahit naka-Snapdragon 8 Plus Gen pa yan, tingin mo maganda yan kumpara kay Bionic A16, ha? Gago. So tingin mo malupit ka na yan? Tingin mo astig ka na kasi naka-Snapdragon yung phone mo, ha? Ano? Sagot. Ay, sorry. Android user nga din pala ako. Hindi ko afford si iPhone. Ha, sa akin lang, gusto kong sabihin sa'yo na di mo naman kailangan ng sobrang taas na processor. Dahil may sapat na processor para sa needs mo. Sa pangangailangan mo lang. Kung gamer ka, tapos COC lang pala yung nilalaro mo, hindi mo kailangan ng mataas sa processor. Bibili ka ng phone kasi naka-Snapdragon, hindi po yun ganun. For example, bibili ka ng phone, nakita mo naka-Snapdragon, bibili mo yun. Pero ang gusto mo pala, magandang camera. Nagigets mo ba? Doon ka lang sa needs mo. Mag-focus. Huwag kang bumili na sobra-sobrang specs na di mo naman magagamit. Yun lang, peace out.